ito sa isip mo bago ka tumanda. Maraming ang araw, tatanda ka at magsisipiro. Wala na ang kapangyarihan at posisyon mo. Mababawasan na ang pabati sa'yo. Mababawasan na rin ang income mo, kaya simula ngayon, bilangin mo na ang mga natitirang taon bago ka magretiro. Pinigin mo ang lahat ng leave mo kada taon. Kung ano ang gagawin mo sa araw na nakalit ka, yun din ang mangyayari sa'yo kapag nagretiro ka na. Kung matutulog ka lang sa araw ng leave mo o manunood ng TV, yan din ang mangyayari sa'yo kapag nagretiro ka na. Hindi darating sa bahay mo ang paborito mong host o artista kapag nagretiro ka na. Kaya gawin mong makabuluhan ang araw na nakalit ka, ganun din sa araw ng pahinga mo. Kailangan mo sa mga bagay na mag-i-improve ka at matututo pa. Mag-improve ka para may mahubad ka kapag tumanda ka. Hindi retirement fund ang mga anak mo. Huwag kang umasa na pag tumanda ka, tutulungan ka ng iyong mga anak o kamag-anak. Napakalaking sugal yan. Paghandaan mo rin ang matandang ikaw. Lahat ay may pinagkakagastusan at may mga bills na binabayaran. Kapag nagretiro ka na, ang mga anak mo ay may sarili ng pamilya at pagkakagastusan. Magiging pabigat ka lang kung maasa ka lang sa iba. Bigyan mo naman ang dignidad ang sarili mo sa nalalabing taon mo sa mundo. Sasayangin mo lang ba ito sa pagmamakaawa at paghingi ng tulong sa iba? Simulan mo ang mga bagay na gustong-gusto mong gawin na mapapakinabangan mo kapag tumanda ka. Kung mahilig ka sa halaman, magtanim ka. Kung mahilig ka sa hayop, mag-alaga ka ng manok, isda at baboy para kapag matanda ka na may income ka pa rin at masaya ka pa sa ginagawa mo. Pag magre-retiro ka na, huwag ka nang tumira sa mga mamahaling lugar kung saan mahal din ang mga piliin at serbisyo. Lumipat ka sa probinsya para yung pension mo hindi tapusin para iwas utang at stress. Magpatayo ka ng mga property at kopahan mo para may papasok pa rin pera kapag nagretiro ka na. Bumili ka ng mga shares sa mga kumpanya kung saan nagbibigay na mataas na dividends kada taon. Palagi mong hulugan ang mga government benefits mo tulad ng SSS at PhilHealth, magagamit mo rin yan sa iyong pagtanda. Dapat meron kang health insurance at funeral plans habang tumatagal nagmamahalang bayad sa ospital at lupang paghilingan. Mabuhay ka ng simple at huwag bilhin ang mga bagay na hindi mo naman kaya at hindi naman kailangan. Lahat ng bagay ay naluluma, nasisira at nalalaos. Kaya maiksi ang buhay ng mga Pilipino dahil marami ang hindi nakapaghanda sa kanilang pagtanda. Akala nila sapat na ang benepisyo ng gobyerno sa oras na sila ay magretiro. Marami rin umasa sa mga anak at nauwi sa pagkabigo. Marami ang naloko ng mga investment scam dahil gusto agad tumubo ang pera ng doble sa loob lang ng ilang araw. Ang lahat ng ito ang ilan sa dahilan kaya marami ang tumatanda na may depression. Humihina ang kanilang resistensya kaya nagkakaroon ng iba't ibang sakit gaya ng sakit sa puso, cancer, stroke, diabetes dahil sa problema sa pera.